Alright. Kumusta kayo mga motorista, mga kabady sa Ride Tayo TV? Happy, happy new year sa inyong lahat. Stay safe pa rin tayo dahil meron pa rin pandemic. Ngayong hapon, samahan niyo ako. Pupunta lang tayo ng Binyan City sa Binyan, Laguna. At meron tayong bibilihin sa public market. No, sabi sa San Pedro Public Market, galing ako kahapon, hindi ako nakapamili kasi napakaraming tao, walang social distancing. Sa panahon ngayon, kailangan na mag-ingat tayo ng mabuti, di ba? At kailangan sumunod sa protocols kasi para sandi naman yun sa atin. So, samahan niyo ako, short ride lang to. Malapit lang at sa National Road tayo dadaan. So, makulimlim na hapon. Kumusta kayo mga motorista? So, ngayon wala tayo sa expressway. Nasa National Road lang tayo. So, samahan nyo ako at short ride lang to. So yun ha, mukhang maraming tao ngayon dito sa Pasita. No, kasi sabi ko pa lang kanina, walang social distancing sa San Pedro, pero dito ganun din oh. Meron pang walang face mask. Ayun, nakikita ninyo. Yan. Oh, walang face mask, naninigarilyo pa. At napakaraming tao, walang social distancing. Grabe. Bakit kaya ayaw nila magsipagsunod? Anyway, hayaan natin sila, basta tayo sumusunod. So, samahan niyo ako. Short ride tayo sa Binyan City, Laguna.
this time she was standing there, she never took her eyes off. Mukhang mas marami yung tao dito ngayon sa bayan ng Binyan. So buka na pa lang po ito, wala sa loob pa yung public market nila. So ibig sabihin, kung dito pa lang marami ng tao, mas puno ng tao sa loob. So I decide na hindi na lang muna mamili. Diba? So ay, nako, mahirap makipagsiksikan. So, lalo na sa atin na sa atin nakadepende yung mga anak natin So, hindi tayo pwedeng magkasakit, lalo na sila. So, anyway, hindi na nga tayo mamimili, pero meron tayong dadaanan, yun, no? Para po sa kaalaman ng lahat, sa mga hindi pa po nakakaalam sa history, sa isa sa isang history, ano ba 'yon? Isa sa mga history ng Binyan, alam niyo ba na si Dr. Jose Rizal nag-aral dito sa bayan na 'to ng Binyan, Laguna. So simula dito sa lugar natin hanggang doon sa bahay na kanyang tinitirhan sa tiyahe niya mga 200 meters lang yung layo, nasa unlanan lang ng konti actually. So yun, no, nakikita nyo ba yun, yung bahay na yan na malaki, yan ang bahay ng tiyahe ni Dr. Jose Rizal. So dyan siya tumira. Yung bahay na yan actually giniba na yan pero buti rinecover ng city government ng Binyan, pinarenovate nila, binayaran nila para pagandahin at i-restore. So dito kasi sa Binyan napakarami pa yan, yan yung nakita nyo yung ribulto na yun na Rizal. So yan, maganda po yung bahay na yun ni Dr. Jose Rizal. Nakatira siya dito, diyan siya tumutuloy sa bahay na yan, ang tiyahe niya sa mansyon na yan, no? So by the way, ito nga pala yung ribulto ni Rizal, nasa kaliwa ko. Isa yan sa pinakamagandang ribulto ni Dr. Jose Rizal sa buong Pilipinas. At may napansin ako dito sa bayan ng Binyan, ayan. Hindi yata uso dito yung mga naka-helmet, no? Nasa bayan pa man din. Grabe. Anyway, hayaan na natin sila. So, sa harapan natin, meron pong old house na ginawang commercial building na yung harapan. Yan, maganda na ma-preserve yung mga sinaunang bahay na yan, sinaunang structure, no? Kasi, ano ba yan? Yaman na yan, no? Ng isang bayan. No, dahil sa mga old building na yan, old houses, pinupuntahan niya ng mga turista. So dito sa Binyan, marami yung ganyan. Kaya lang yung iba, giniba na ng may-ari dahil kailangan tayuan ng building, kailangan tayuan ng mas magandang bahay. Eka nga. So, yun yung bahay ni Dr. Jose Rizal. At dito sa unahan ng konti, nandito yung school niya kung saan nag-aaral si Dr. Jose Rizal. Nandito sa unahan ng konti. So yung palengke nasa looban pa dyan sa left side. Ay, nako, hindi na nawala ng traffic sa area nito. No. So, sa mga hindi pa po nakakaalam, nag-aral po si Dr. Jose Rizal dito sa Binyan. At sa hindi pa po nakakaalam ng history, nabanggit niya dun sa isang libro niya na ang Binyan mas mayaman kaysa sa Kalamba. Ang Binyan mas maganda kaysa sa Kalamba. So, mga hindi pa po nakakaalam, no, si Dr. Jose Rizal yung nagsalita niya noon. So, ibig sabihin, nung panahon pa nila Dr. Jose Rizal, talagang maunlad na tong bayan ng Binyan. At maganda ang lugar na ito. So, ayan yung bahay, yung school ni Dr. Jose Rizal sa harapan natin, sa kaliwa, sa kanan.
Yan. So dyan siya nag-aaral, kaya lang hindi na tayo makakapasok at yun, mukhang maraming tao sa loob. Kita na yung mga old structure. Yan nga pala, yung pinto na yan sa baba ng mga lumang bahay, ano, kung magtatanong kayo bakit malalaki yung pinto nila sa ilalim. Kasi po, kaya malalaki yung pinto nila, yung silong na yan, dyan din nila ginagarahe yung kalesa nila at nandiyan na rin yung kabayo nila, yan, yung mga ganyan. So, kaya po ganyan malalaki yung pinto ng mga sinaunang bahay ng panahon ng Kastila. Ayun mga motorista, bumalik na tayo at nandito tayo sa Halang, no? Ang lalabasan natin dito ay South Hoods. So ayan, nandito na tayo sa South Hoods exit ng SLEX at pabalik na nga tayo sa bahay. So paano mga motorista,
Maraming salamat ulit sa mga nag-subscribe na at sa mga hindi pa po nag-subscribe. Please subscribe Ride Tayo TV at pakiclick na rin po yung maliit natin dyan na bell para ma-notified kayo every time na meron tayong vlog. At once again, Happy New Year sa inyong lahat. Ingat-ingat po tayo. Maraming salamat po. This is Bonggay. Sign off.